opinion vlog. Hello guys, I'm Lynn and welcome back to my channel. Ngayon magre-review po tayo ng isang product na very known na po dito sa atin, pero nasa ibang form siya. So ang tinutukoy ko po dito is yung Aztec Secret Deep Pore Cleansing. In powder form po siya, 'di ba? So ito yung ginagawang mask na ilalagay ng apple cider. So ito yung medyo hindi maganda yung amoy pag ilalagay sa mukha, pero ina-assure niya na talagang deep cleansing yung ginagawa niya sa face niyo or sa ibang parts din ng katawan. 100% natural calcium bentonite clay po yung nakalagay po dito. Ito po yung original. So ang daming lumalabas ang bentonite clay, pero ito po ang pinaka-original sa lahat. So ngayon nasa ibang form siya. So naglabas si Aztec Philippines ng ibang form ng bentonite clay na to. Nakita ko lang po to sa Watson's bigla, and hindi ko alam na bagong release lang pala nila ito. Nasa ibang form po siya, at ito po yung Aztec Secret Face and Body Soap ng Health and Beauty. So may apple cider vinegar na siya. Ito po yung i-review natin today. So let's start. So ito po yung Aztec Secret Face and Body Soap. Mayroon siyang all naturals sa calcium bentonite clay na may apple cider na siya. Kung may ano na bang po siya, halal approved siya. Kung nakalagay dito, cold pressed all natural. Tapos makikita niyo po yung more information about this sa The Aztec PH sa Instagram and Aztec Clay Philippines sa Facebook. So ingredients niya is extra premium pure coconut oil, sodium hydroxide high grade coconut oil, protect white oil fragrance. Lahat po na ingredients niya is natural. So nakalagay dito, manufactured in the Philippines ng Zoleta and Lennon Incorporated. So I guess dito siya finormulate, pero yung ingredients niya is yun nga, galing sa ibang bansa. So ito po yung description ng soap. Aztec bentonite soap is made from the same powerful minerals of Aztec bentonite facial clay, proven to cleanse and detoxify skin and draw out impurities. This soap is infused with apple cider vinegar. It will help balance the pH levels of your skin, preventing it from becoming too oily or too dry. Actually, sinubukan ko na po siya kahapon. Meron din po siyang QR code po dito sa gilid para in case po na maraming mag-fake nito, malalaman nyo kung tunay nga yung binili nyo ang Aztec Secret Soap. Ito pong soap na to, actually nung binuksan ko siya, in ganito po siyang form. Kasi usually, di ba buo yung soap sa loob ng box? So ito naman yung soap niya, parang hinati siya sa dalawa. So ito na yung bukas na ginamit ko kaninang umaga lang din. So ganito siya, pero hinati siya. Why? Kasi mukhang mabilis siyang matunaw. Ang nakalagay po dito sa box, iwasan pong ma-liquify yung soap. Ibig sabihin, mabilis siyang matunaw. Pag ganyan guys, bibili kayo na ganito, gagamitin nyo. After nyo gamitin, maganda i-dry up nyo muna. Huwag nyo siyang ibababa doon sa parang may basang tubig sa ilalim. Kundi, mauubos agad yung soap na to. So, ganito po siya. Tapos, may naka-emboss po siya na Aztec. Dito po sa harap ng soap. So, per plastic na ganito sa loob, 65 grams po siya. So, dalawang 65 grams yung nasa loob. Bumili po ako nitong Aztec Secret Face and Body Soap with Apple Cider, pero meron po siyang dalawang klase. Two kinds pa. Is yung unscented, meron siya yung walang amoy. Then, meron po yung may argan oil at apple cider. So, ito apple cider lang. Tapos, meron pa yung isa is yung may argan oil. So, I think medyo may konting moisturizing effect yung sa argan oil. So, ito po yung isang variant. Tapos, nalagay ko dito yung dalawa pang klase ng soap. So guys, isa lang na concern ko sa mga ganitong klaseng soap, dahil nga deep pore cleansing siya, eh, di ba nga, na coated siya as the most powerful deep cleansing soap. Usually guys, yung mga ganitong klaseng soap, talagang nakaka-dry siya, kasi nga, ang promise itong sabon na to, and yung sa mask is mag-deep cleansing. Hoy! Di-record ako! Sinira mo na! Ipapasok ko to sa Facebook, basically. Usually guys, yung mga ganitong klaseng soap, natatanggal yung natural oils ng face natin. So, ang tendency po is nakaka-dry. Kasi, syempre nga, ang goal nila is to deep cleanse. So, usually, pati yung mga kailangan nating oils sa face, nakakasama. Ngayon, kasi ginamit ko na po siya ng one day, tapos ngayong umaga, naghilamos ulit ako gamit ito. So, ito po yung real verdict ko dito.
Unang-una maganda siya kasi nung sinabon ko siya sa face, mabula siya. So hindi siya mahirap na pabulain. So talagang pag nilagay mo siya at tuloy-tuloy, talagang lalo na siya nagbabubble. So maganda po yun. Tapos ang bango pa niya. So ini-expect ko kasi pag may apple cider, maasim yung amoy niya katulad nito. Talagang pag ginamit mo ito, sakit sa ilong. Pero yung soap niya kabaliktaran, mabango talaga siya. So dito naman tayo dun sa effect ng sabon na ito. Nung ginamit ko siya, hinilamos ko siya, talagang super deep cleansing nga talaga siya. Kasi talagang buradong-burado. Kasi usually pag natanggal ako ng makeup, oil-based po yung aking makeup remover. So nung ginamit ko po ito, talagang kahit yung wala ako nararamdamang medyo madalas na parang may oil pa yung face ko. Kasi usually ibang facial wash, pag ginagamit ko yun after ko mag-makeup remover na oil-based, meron pa rin natitira, parang hindi ko feel na talaga super linis pa. So, nung ginamit ko to talagang sobrang natanggal yung mga lahat-lahat talaga na nakalagay sa face ko. So, that's the good thing kasi nari-deep cleanse niya talaga yung pores natin. So, hindi lang sa face ito, kundi pati sa buong katawan, pwedeng-pwede ito. So, sa mga medyo matikuloso at mga taong marami pang ginagamit na sabon, maganda po itong gamitin. Kung ginagamit mo siya ng tuloy-tuloy at wala kang moisturizing cream, lotion, or anything na nilalagay, nakaka-try po talaga siya, guys. Nakalagay dito yung apple cider, ito daw yung nagbabalas ng pH ng sabon para hindi maging too oily and too dry ang balat. Pero, sa totoo lang, nakaka-dry talaga siya. At ito yung mga kinakatakutan kong sabon kasi usually pag super dry ng balat mo at tuloy-tuloy na ganun, minsan doon ka nagkakaroon ng breakout. So I suggest kung gagamitin mo itong soap na ito, make sure po na after noon mag-moisturize ka. So maglo-lotion ka. Pag sa face naman, gumamit ka ng moisturizing cream sa face. Actually, perfect to sabon na to if may ganap ka na talaga sobrang dumihan ka, sobrang napawisan. At feeling mo, hindi ka masyadong malinis nung araw na yun. Perfect na perfect to sabon na to. So guys, I'll tell you kung magkano talaga to sa market. So Watson's ko ito unang nakita. At ito pong nabili kong version na to na may apple cider, 129 pesos lang. Aztec Secret Soap na may apple cider and argan oil is 290 pesos lang. At yung Aztec na face and body soap na unscented is 119 pesos lang. So guys, sobrang konti lang ng agwat ng mga presyo niya. Pero hindi ko talaga masabi kung yung argan oil is may itutulong sa product na ito pagdating dun sa pagbalance ng pH levels. Pero sa benefits naman, siguradong meron ka makukuha benefits din dun sa argan oil. Yung tatlong yun, sigurado ako na paggagamit talaga kayo guys, make sure na talagang laging merong moisturizer kasi yung bentonite clay is very drying talaga. Maa-assure nyo na malinis na malinis kayo after yung gamitin to. So guys, kung ano yung ginagamit ko moisturizer after nung ginagamit ko tong Aztec Secret, yung vitamin E cream po yung ginamit ko, yung review ko last time kasi very moisturizing po yung cream na yon. So makikita nyo siya, mapipili nyo siya online. So guys, that wraps up our video. Maikli lang yung video ko ngayon about sa Aztec Secret Soap. Kung nagustuhan nyo yung video na to, give me a thumbs up, hit subscribe, and open the notification bell para malaman nyo kung may mga bago akong videos. And comment down below kung meron kayong mga products na gusto nyo ma-review ko dito sa channel ko. You can message also my social media account sa description box. So thank you po for watching and see you po sa next vlog. Bye!